sa Intramuros. Lilibutin natin yung Intramuros, guys. Malalaman natin kung ano ibig sabihin ng pangalan na Intramuros. Sino gumawa ng Intramuros sa ating papasilan. And from there, malalaman natin yung buong history ng Intramuros. So, let's go! So what does Intramuros means? Intramuros is came from the Spanish word. Intra is inside, muros is wall or inside the wall. Okay. So Intramuros is built from 1571 by the Spanish guy El Adelantado Miguel Lopez de Legazpi. Royal Gate during the Spanish time. Sir, baba kayo, sir. So this is the Puerta Real Gardens. Okay. Puerta means gate. Okay. Yes. Exclusive for governor and the general during Spanish time. Okay. And then American came here. Uh-huh. This is the converted as a Manila aquarium. Okay. In World War II, used by the Japanese soldiers as a prison ship. Now there's a garden Ano tawag dito nga po ya? Puerta Real. Puerta Real. Puerta Real. So, in this is Puerta Real Gardens inside Intramuros. So this is the Royal Gate inside Intramuros. Sabi ni Kuya, ito yung kulungan. Sino kinukulong dito, Kuya? During World War II. During World War II, dito kinukulong yung mga nabibihag ng mga Spaniards, Kuya? Japanese. Japanese pala during World War II. Pag may kinukulong yung mga Japanese, dito kinukulong, guys. The Royal Gate. So, during World War II, dito nilalagay ng mga Japanese yung mga prisoners nila sa kulungan na to, guys, inside Intramuros. Ito, pasukin natin, guys, yung kung saan kinukulong ng mga Pinoy, ng Japanese ang Pinoy saka ibang mga Americans sa kanila ng huli. Ito yung kulungan, guys, sa loob. Ano yung basket niya, Kuya? Anong purpose nung alam kumain? Ha? Ha? Ito may packet siya, guys, sa labas. Punta sa labas to. Ito, maluwag, guys. Yung during World War II, dito kinukulong yung mga prisoners of war ng mga Hapon, ng Japanese. So dito, guys, makikita yung history ng Royal Gate
was converted into the Manila Aquarium during the American regime. Guys, mababasa niyo yung history nito. Royal Gate. Ito, as usual, ito rin yung isang area yung ginagamit nila as a holding cell para sa mga prisoners of war. Okay. So that one is the original mark from the Second World War. Maybe from the bullet or from the bomb. During 1945 Second World War. So before we have a 7 gates, 7 churches and 7 universities inside. So this gate is allocated only for the slave who wants to get in and out of Intramuros. That's why minimal size. What do we call that gate? For the slave. Okay. We don't want that. So this one on our left, this one is the Manila High School, built from 1906. And this is number one public university. High school was built inside of Manila because Intramuros is original city of Manila. So also we called Intramuros an old town of Manila. So one of our president was graduate here, which is Elpidio Quirino. Okay. And that taller building on our front, which is the Bailiff Hotel. Bailiff Hotel is owned by our third former president, Jose P. Laurel. So Laurel in English is Bailiff. We also own this university, Lyceum of the Philippines University, but this one is exclusively for culinary. Okay. And now we are heading to the Baluarte de San Francisco de Lao, which is the main defense during the Spanish. So this is where the original 14th Canyon is located. Constructed in 1592. This is the National Historical Monument. And then the other left side, this is the first engineering school, Mapua. Because Mapua. During Spanish, this is a 7 university inside. Now there's a 4. Okay. And then this one, this is the 14th original Spanish cannon. Oh, so... Are these cannons functioning? So, makikita natin dito, guys. We have the original Spanish cannons. Spanish cannons, right? So, these were the ones being used during the wars. Years because Spanish occupied the Philippines from 1565 to 1819. Okay, so it took 250 years to complete the wall. Yes, 250 years to complete the wall. So how many kilometers was the wall? 4.5 kilometers the wall of Intramuros, and it took 250 years to complete it. So ang tagal bago natapos. So eto guys, yung original na cannon used by Spanish. So, they're using what? Anong bala ginagamit nila? Cannonballs. So, they use cannonballs. So, ilalagay nila dito guys yung cannonballs. May butas dito sa dulo. And then, ang haba nito guys, siguro nasa mga 2.5 to 3 meters. And may butas dito. Ito yung butas guys.
Then lalagyan ng gunpowder. Then goes the cannonballs. So marami to guys. Nasa 1, 2, 3, 4, ilan lahat? So 14 cannons all in all. Then sa labas na to guys, yung Intramuros Golf Club. Fort Santiago. Again, yung white building sa harapan natin, yan po ang Beaterio de la Campaña de Jesus or the convent for the nuns before. But now, they turned as a bagong bayan, Lights and Sounds Museum. A museum for our national hero, Dr. Rosenzal. And our next stop, which is the Baluarte de San Diego. It is a former lighthouse and watchtower during the Spanish also. Baluarte de San Diego. So this is Baluarte de San Diego guys, sa loob ng Intramuros. Merong wedding celebration sa loob. Ginagamit to as a wedding reception. Ito guys, ang tinatawag nilang Japanese coin maker. Dito ginagawa yung pera noong World War II. Kita nyo, medyo luma siya, butas-butas na. Pero as per record, ito yung pagawaan ng coins ng Japanese, located inside Intramuros. This is the watchtower. It was being destroyed by an earthquake. Nasa ilalim. Hindi na tunnel sa ilalim. Kaso sarado sa ngayon. So, anong what's the use of the tunnels? Madaanan ng mga Pilipino dati, mga kapon Japanese. Papuntang? Kung saan-saan mo na-distribute, pero mayroon sa Port Santiago, mayroon sa... So, these are underground tunnels, guys. Medyo close lang yun kasi hindi mapuntahan. May mga daan yan papunta sa iba't ibang area dito sa Intramuros during World War II. Makikita nyo may kanya-kanyang entrance bawat tunnels. Mabutas yun na parang pinto. So eto guys yung tinatawag na
Baluarte de San Diego. Ito yung watchtower. Then may mga tunnel sa baba. Sabi sa just a while ago. Andito pa rin tayo sa Baluarte de San Diego. Nakikita nyo guys yung mga bonsai na super tagal na. As per our tourist guide, ang mga bonsai na to ay nasa 50 years old na. So makikita nyo guys, sa 50 years old, pero talagang hindi siya lumaki ng todo, dahil nga talagang original yung pagiging bonsai niya. More or less ang height nito guys nasa mga between 2.5 to 3 feet. Talagang alagang-alaga ni ng caretaker natin. Still inside Intramuros. So eto guys, mas matanda pa sa akin itong bonsai na bougainvillea na to. Nasa 75 years old. So makita nyo to guys, yung stem nya, halos ang stem nya nasa mga 1 foot ang yung stem nya guys. So stem ng bougainvillea yan. Then ang age nya is 75 long years old. Mas matanda pa sa akin. So guys, ito yung Japanese cannon, original Japanese cannon na anti-aircraft. So pag makikita nyo guys, napakalaki nito. Ang haba nito guys, nasa mga more or less 5 to 6 meters. Then yung nakikita nyong golf course, open sea yan hanggang dun sa building sa malayo. So pag pumupunta na dito yung mga American ships, malayo pa lang sa open sea, sa building na yan, sa mga trees na yan, kinakalo na ng mga Japanese bago makarating dito sa seaside. Kaya dito nakaposisyon itong Japanese kalo na to. Ang laki nito guys, ang haba, mga 6 to 7 meters ang haba. So guys, nakikita nyo, ito yung mga tama ng bala, mga butas na yan, no? During World War II. So, ito yung pinakamatandang simbahan sa buong Philippines. The oldest church in the Philippines. This is the one church to survive during World War II. All structure destroyed during the Japanese and American World War II. Okay. So, dito nilibing si Miguel Lopez de Legazpi, founder of the Intramuros. Miguel Lopez de Legazpi. Yes. Okay. In 1572, sa sakit na heart attack. Ah, so he didn't die of any firearms. It's heart attack, okay? Yes. So ito guys, parang kung makukumpare natin to sa Vigan, sa La Union, ito naman within Intramuros. Kita nyo guys, yung kalsada nila is old Spanish na road. Tsaka may old Spanish house mga dito. Nakita nyo, preserved talaga yung mga old Spanish houses. Pero sa ngayon, mga restaurant na to, yung Barbaras, Balay Pandisal. Nakita nyo, old Spanish houses. Besides Saint Augustine Church. Ito guys, yung heritage restaurant, yung Barbaras restaurant. Makikita nyo, marami na mapasok sa loob. Pasok na tayo. So, ito yung sinaunang design pa. Makikita nyo, maganda, may mga ilaw. Then, ito yung tea room.
papasok tayo sa museum, guys. Museum ng Intramuros. Mm-hmm. Sa ngayon, nasira pa ng World War II. Bali, makita mo sa ngayon, replica na lang ng lumang bahay. Ah, okay. Bali, pinatayo siya ni Imelda Marcos noong 1981. Ito guys, yung inside museum ng Intramuros. Ito yung mga, mga Spanish to, no? Mga gamit ng mga antique, mga Spanish. Yung Spanish times. So, that's the museum guys. Hindi lang pwede mag take ng videos, kaya puro pictures lang. Then, that's the exit. Then, from up above, kita natin merong reception. Some innocent people died during the 1945 Second World War, and all of their bodies was buried here. So, dito po lahat. Dilibing yung 100,000 inosente. So 100,000? Yes, sir. Na namatay, pwedeng bata, matanda, babae, lalaki, etc. So, celebrating 100 years of this one. February 8, exactly. February 18, 2045, sir. Nakatakdang buksan to, sir. Uhukain ulit. Para punin yung mga gamit, nakasabay inilibing ng mga tao. Dito, sir. So we have a time capsule here. So to be opened on February 18, 2045. And then lahat ng makukuha rito, sir, ilalagay sa museo. So all of the victims during the war. Guys, yung pangalawa sa pinakamalaking katedral sa buong Pilipinas. Anong name nga nito, kuya? Anong name ng church nito? Manila Cathedral Church. Ito yung Manila Cathedral Church. Yung pangalawa sa pinakamalaking katedral sa buong Pilipinas. Ang pinakamalaki na nangunguna is yung Santo Domingo Church. From Spain. Yan naman sino yan? Si? King Carlos IV. Okay. Yan naman nakadala dito ng nakadiscover sa gamot ng vaccine sa smallpox. Ah, smallpox. Office na Commission ng Election Kumilik. Diyan sila nagpain ng kandidasyon na pagka-presidente. Sinabot. Guys, yung loob ng Manila Cathedral Church, pangalawa sa pinakamalaking cathedral sa buong Pilipinas, situated inside Intramuros. So ito guys, yung history ng Manila Cathedral Church from 1571 going to 1578 to, and so on and so forth, 16th century, 17th century, hanggang 18th century, hanggang 19th century guys. Ang
nagiging Manila Cathedral na siya. Dito ang cut-off nila is 2014 to 2017. Guys, dito tayo ngayon sa Port Santiago. Ito guys yung angkor pa ng mga barko ng mga Amerikano, ano? Spanish. Galleon, Spanish pala. Ito angkor nila. Ang age nito guys is almost 450 years. It's 450 years old. Kaya pag titingin nyo, lumit na siya dahil kinain na siya ng kalabaw. So yung mga ito naman guys, yung barracks ng mga Amerikano during World War II. So, pinreserve talaga nila. Hindi nila giniba. Kita nyo naman guys, ang daming mga butas-butas, mga tama yan ng bala during World War II. Kita nyo guys, tawag dito, Ruins of the American Barracks. So, kita nyo talaga yung mga structure talagang ang tagal na ito guys, hundreds of years na itong mga structure na ito during World War II. Ito naman guys yung mga bomba na hindi sumabog. Amerikano naman ito at sinira dito. Ah, okay. So, ito hindi sumabog guys. Kita nyo, bumuo pa rin. Kaya lang, wala na siyang powder sa loob. Baka pag meron, biglang sumabog ulit. So, andito tayo ngayon guys sa Port Santiago. Ito ngayon yung area na kung saan naghahalo yung water na tabang saka yung salt water. Dito sila nagtatagpo. Ito guys yung entrance ng Port Santiago. Marami pa rin mga tourist na pumapasok dito guys. So may symbol siya ng shield at saka force na may nakasakay. Ang panahon pa ito guys ng Spain. Ito guys yung Plaza de Armas. Dito nagdi-drill yung mga military during the time. Dito rin sila nagmamarch. Ito guys yung area. Then, mayroong monument si Dr. Jose Rizal. So, yan guys. Ito guys, yung damba ng Rizal sa Port Santiago. Pasok tayo sa loob para makita natin yung mga gamit doon. Dito guys, hinatulan si Dr. Jose Rizal during the process. Ito yung humatol sa kanya. Then, nung hinatulan siya, kinulong siya dito sa Port Santiago. Si Dr. Jose Rizal guys,
dito niya sinulat yung No Limit Angre. Siya ay nakakulat siya ngayon. Inapos niya ang No Limit Angre. Pagod ng Port Bonifacio ang si Dr. Salazar. Ito yung mga nakasuot na mga damit guys ni Sir Rizal. Naka-preserve pa talaga dito sa museum. Ang gamit niyang sombrero, ang gamit niyang bag, sa kanyang mga damit. Dito guys, kinulong si Dr. Sir Rizal. Ito yung last walk to Martyrdom Trail niya. Ito tayo sa loob. Ito yung actual na area kung saan na inulong na aking pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Yan po siya guys, nakakulong. Postigo del Nuestra Señora de Soledad. Ito yung access from Port Santiago to Pasig River. Ito yung Pasig River guys. Ito po yung the White Cross. Nakikita nyo guys, mayroong White Cross sa loob. Ang history po dito guys is dito po nilibing yung 600 na persons, prisoners of wars na namatay sa loob ng dungeon. Makikita natin sa loob mamaya ang dungeon. Either na lunod sila, na suffocate, napabayaan. Yung 600 Filipino and Americans dito po nilibing. So, nakalagay dito, in memory of the victims of Fort Santiago. On this site lies the mortal remains of approximately 600 Filipinos. Their bodies were found inside a nearby dungeon. They were victims of the atrocities perpetrated by the Japanese Imperial Forces. They were imprisoned during the last days of February 1945. The memory of all these unknown victims of Japanese atrocities will live forever in the hearts and minds of the Filipino people. So, yan yung dungeon guys. Pasok tayo dyan sa loob. Ayos ah! Dito guys, talagang susuom ka sa loob. Medyo masikip. Kailangan sumuong tayo. Masikip. So, ito yung mga replicas ng mga nakakulong during World War II. Ito yung sinabi ko kanina, 600 Filipino died. 600 persons. Ay, mga pistola yung mga namatay dito. Balis na ang sabihin. So,
these are the actual bodies. Kita nyo actual photos na nangyari kasama pa mga bata namatay kasama dun sa 600 persons. Dito meron pang sanggol wawalwal lahat yung mga biktima during World War II. This is the dungeon, guys. So, pag nag-high tide, guys, dyan yung Pasig River, tataas din yan. Then, papasok dito sa drain na to sa loob. Yan, makikita nyo, pulungan din yan, guys. May mga stairs. Yung dalawa na to. Stairs din. May mga nakakulong dyan sa loob. Pag nag-high tide, kung saan na lang silang malulunod. At dyan na sila babawian ng buhay. Nawawa naman. Guys, mga kulungan dito. Pagpasok ng tubig dito, yung nakakulong dun sa ilalim, pusa na lang malulunod dahil nakatali sila. Hindi sila makalabas. Ganun din dito, guys, mga kulungan na yan. Saka dun sa kabila. Thank you.
Dito lang naman gusto mo, di ba? Oo, dito lang. Saan to? Sa up? Oo. Okay. Hindi naman kasi ganito talaga dapat. Pero, hindi masasara. Dapat pa ganun. Sabi ko sa'yo, turo ko mo. Ang tuturo niya. Ang kasama ko ito, ganyan, nagulat ako eh. Nagulat ako yung paligid ko. Yung gima, yung gima din nila doon. Hindi na nililinis yun. Kasi aalit ako po, napukulis ko nasa mura. Hindi, ay, sabi ko. Kasi hindi, kasama yung kukulat. Basta may gato po kukulatan. Nakatot sa hindi mo. Ito. Buti-buti na pala yung map mo.
nahihirapan? Thank you.
Guys, lunch tayo. May iniyaw na pusit. Crispy pata. Yan, mamimili tayo kung anong mga pwedeng makain dito, guys. Lunch galore for New Year. May ginataan po. Pampano. May sitigang samisu. At salmon. Sarap yan. And may mga sauce na pampano ulit. Salami ng talong, dilaw ng kanige, crab legs. Sarap dito ng mga ulam, ano? Battered hipon, then lumpiang sariwa. Sarap yan, guys. Mayroong morkoy. Kare. May pata ng baka. May beef with sauce. May beef with cream of mushroom. And ito. Sa murkong din. Mukhang sarap ng murkong, no?